Hello guys, this is Batman Moto Vlog. Sa video na ito, magko-convert tayo ng Honeywell switch. Ito is second hand lang to. Galing to sa Reader FI. Ito yung version 1 ng Honeywell switch, yung walang off yung headlight. At pinaglumaan ng Reader FI natin. At i-convert natin siya dito sa TMX Supremo. Gagawin lang natin, tatanggalin lang natin tong handle switch. Tapos, kung hanggang saan yung mga wire nito, ganun yung putol natin dito sa stock na wire nitong handle switch para hindi na tayo mag-ano dito sa socket. Ito yung Raider FI natin. Ito yung pinalit nating handle switch. Ito yung may patayan ng headlight. Ito yung una nating Honeywell switch. Ito yung stock switch ng Supremo. Binakbak ko siya kasi hindi ko na din siya gagamitin. Tapos makikita nyo yung dito, yung wire papunta dito sa may ito, sa may clutch. Kung buo pa yun sa inyo, ganito gawin nyo. Tanggalin nyo siya dito sa socket. Ito, binuka ko yung socket. Then, gagawin ko dyan. Tatanggalin ko siya. Para, i-connect pa rin natin siya dun. Kasi pag kinat natin to lahat, madadamay itong sayang naman, lalo kung buo pa. Ito kasi yung switch na to para to sa, yung pag naka primera tayo, hindi mag-start yung motor. Kailangan pa nating i-clutch. So, ganun lang gagawin nyo kung buo pa. Pero kung sira naman na, pwede nyo naman i-cut yan. Tapos, sunod naman natin. Kung hindi nyo nababakbak, putulin nyo na lang. No? Pero ito, hihiwalay natin to. Yan. Bali, ito yung dalawang itim. Solid na black. Bukod na natin yan. Ito na yung Honeywell switch na nilagay na natin. Second hand lang siya. Same lang sa procedure pag bumili kayo ng bago. Kasi ito, pinaglumaan ko lang to sa Raider ko, sa FI. Tapos merong konting modification dito. Pero mamaya ako na sasabihin. Unahin muna natin yung sa signal light. Ito kasing Honda. Ang signal light nito is orange saka sky blue. Itong sky blue na to saka itong orange, solid orange, solid sky blue. Tapos ang flasher nito is itong gray. Yan yung nagbibiling. Unahin natin itong flasher. Kukonnect natin siya dito sa itong kulay na red na may lining na black. Tap na natin yung red na may lining na black. Itong gray, yan, natap na natin. Tapos yung hanapin natin dito yung brown na may lining na green saka yung brown na may lining na white. Ito yung brown na may lining na green saka brown na may lining na white. Gagawin natin ng modification dyan. Kukuha tayo ng diode para magamit natin yung hazard, no? Ito yung diode, nakakabit na siya. So medyo madumi lang yung kasi pinaggamitan na natin tong switch na to, yung handle switch na to, tong Honeywell switch. Ngayon ang gagawin natin dyan, yung brown na may lining na red, yan yung hazard natin eh. Yan, hazard natin yan. Ngayon, kuha tayong diode, nakikita nyo may silver na marking. Ayan. Magkalayo dapat yung diode na yun. Tapos, yung dalawang walang silver na marking, pagsasamahin natin, ikakabit natin dun yung brown na may lining na red. Tapos, pagtitigisahan natin yung brown na may lining na green saka brown na may lining na white. Yan, dyan nakatapat yung silver na lining
sa brown na may lining na white. Ganon din sa kabilang may silver na lining. Ayan, sa brown na may lining na green. O, ganyan yung magiging tsura niya. Tapos ang gagawin natin, itong brown na may lining na green, itatap natin siya sa sky blue. Itong sky blue, kasi merong isa dyan yung parang blue-green na light na blue-green ba to. Tapos ito yung sky blue. Ayan, ito yung left and right. Ang right dyan itong sky blue, ang left itong orange. Sa right muna tayo. Ito natin itatap yung brown na may lining na green. Ayan, natap na natin yung itong red na may lining na black dito sa ating flasher, no? Itong gray. Tapos yung ating sky blue dito sa may brown na may lining na green. Ayan. Tapos yung ating orange dito sa may brown na may lining na white. Tapos yung hazard natin dun sa diode. So itong wire na to, extra lang to. Ito kasi yung kinat ko nung ano una. Huwag nyo na lang pansinin. Ang gagawin kasi natin dito, ano lang kasi ito, two-way switch lang siya. So ano lang siya, one-way switch lang, one-way switch lang kasi siya. Kaya ano, high and low lang kasi yan, low sa high, low high. Gagawin natin siyang off dito, tapos pag pinindot natin ito, saka pa lang siya maglo-low. Tapos ito yung magiging high and low natin. High and low. High and low. Ayan. Testing muna natin yung signal light saka yung hazard. Ito yung right signal light. Ito yung left. Tapos yung hazard. Next naman natin yung para sa headlight, no? Ito gagawin natin off, tapos pag inon natin, saka palang maglo-low yung headlight. And then, maglo-low lang yung pag nakababa to, pero kung nakaangat to, pag inon yung high na agad. So, dito muna tayo. Ito yung wire ng low, kulay green. And then yung high, yung kulay blue. Ito yung gagamitin nating wire. Ito yung blue, ano? Yung blue, ito yung high natin. Ayan. Tinap ko siya dito sa pinagsama natin yung solid brown at yung black na may lining na white. Tapos tinap natin dyan yung blue. Tapos titip na natin yan. Tapos next naman natin dyan itong red na may lining na yellow. Ito. Ito kasi yung common ng headlight natin. Pag sinupply nyo to ng positive, pagka naka-high kayo dito, ayan, naka-high, lalabas ng positive dito sa kulay blue. Pag naka-low kayo, dito sa kulay green. Ngayon, ang kailangan kasi natin, pag nag-high lang tayo, saka lang magsusupply yung ating headlight, no? Saka palang bubukas yung low natin or yung high natin. Ito yung itsura ng ano natin. Itong red na may lining na orange, nakakonect siya dito sa blue na may lining na white. Ito yung common ng headlight. And then itong black na may lining na blue naman, nakakonect dito sa orange natin. Ito yung sa passing naman natin, no? Ito kasi accessories wire. And next naman natin, yung trigger naman natin sa busina is itong brown na may lining na black. Basta itong light green. Yan, light green. Ito natin i-connect itong brown na may lining na black. Ito yung sinasabi kong gagawin natin modification dito, no? Gagawin nyo itong red na may lining na black dito. Iti-trace nyo sa dito sa wire. Pag na-trace nyo siya, makikita nyo yung duktungan niya, nakakonect siya dito sa may yung red na may lining na black din dito.
So ang itatrace nyo lang na wire is itong wire na to. Tapos ikakat nyo lang siya. Ginawa ko dyan, dinuktungan ko ng wire. Ang dinuktong kong wire is itong kulay yellow na may lining na orange. Pero kahit anong wire naman, basta wire siya na duduktong nyo para i-connect natin siya sa accessories wire, kasi kung positive trigger ng busina nyo. And then pag negative naman, kailangan sa negative natin siya i-connect. Pero ito kasi positive trigger naman. Kasi ang mangyayari niyan, pagka pinindot natin ng steady yung busina, ang tunog niya is parang flasher or nagbiblink siya. Kasi nakatap siya dun sa red na may lining na black na nakakonect din sa flasher. Yun lang, para hindi siya magbiblink pagka diniinan natin yung busina. Yun yung modification. Nilagyan natin siya ng wire. Ayan. Bali, ito yung accessories wire natin kanina. No? Kasama na natin yung orange. Ito yung dinuktong natin. Dito sa may, ayan. Itong mismong wire na to. Itrace nyo lang yung dulo niya kasi may duktungan yan dito. Nung pinutol ko siya, tapos dinuktungan ko siya ng wire. Ayan. Tapos, yung busina natin nakatap na. Itong brown na may lining na black dito sa ating light green. Ayan. So, okay na yung busina natin na yan. Sunod natin itong yellow saka white, pinagsama natin. Itong white, ito kasi sa ano natin, sa passing. Itong yellow, ayan, tinap natin siya dito sa kulay blue. Yung kulay blue kasi ng harness, ito yung high nung ating motor nung Honda Supremo. Yung katabi nito, itong white, ayan yung white. Hindi ko kasi nabanggit sa video, pero yung white, tinap ko siya dun sa black, solid black naman. Bali yung low. Bali ito kasing yellow, orange. Ayan, passing natin yan saka yung white. Pag nagpassing tayo, nakatap siya sa accessories wire yung orange, and then lalabas siya dito sa white. Ito yung high natin. Dito nakakonnect sa blue yung high. Yung white natin sa solid black. Last natin is yung para sa push start, no? So dito na rin natin lalagay yung push start. Kasi may ginawa tayo dito yung push start, ito. Ito yung last natin i-coconnect, no? Gawin natin yung itong yellow na may lining na orange or yellow na may lining na red. Dito natin siya i-coconnect sa yellow na may lining na orange din. Or yellow na may lining na red naman dito. Ito yung socket na yun. And then yung red na may lining na blue, dito siya nakakonnect sa black na may lining na blue. Ito kasi dinuktong ko na lang tong wire na to. Yan, okay na yung mga wire natin. Ngayon, titape na natin siya ng maayos. Ito na yung ano natin, no? Yung Honeywell switch. Ayan, nabalutan na rin natin siya ng electrical tape. Tapos ito yung sinasabi kong switch para dito sa tong clutch. Ayan, tatry na natin ngayon yung ating Honeywell switch. Ulitin ko, ito second hand lang to, kaya ano siya, luma na siya, tignan, no? Susiyan lang natin. Unahin natin yung ano, signal light. Ito yung signal sa kaliwa. So kaya mabilis yung blink niya kasi sira yung sa likod na sira yung bumbilya, pundi yung sa likod. Ito yung sa kanan. Tapos ito yung hazard. Ayan, ito yung hazard natin. Yung headlight natin, ito. Wala tayong headlight, nakapatay. Yung park light natin, automatic naka-park light. Ngayon, bubuksan natin headlight. So, ito, pag inon nyo tong... Ito kasi, high and low lang to. Pero pag inon nyo siya, ay yung high niya,
siya yung magiging on ng ating headlight. Yan, yung on ng ating headlight. And then yung high and low natin, high and low natin is itong kill switch. Pag naka-high yan, naka-high din yung ating headlight, no? Pag nakababa, low. So pag naka-high yan, tapos pinatay nyo to, high pa rin yan. So para ito yung indicator ng high natin. So on low natin, ganyan lang nakababa. Literal na low, tapos high. Tapos ito yung passing natin. So kapag naka-low tayo, pwede din tayo mag-passing. Itong passing. Pag naka-high tayo, hindi tayo makapag-passing kasi naka-high na tayo. Naka-connect lang sa high yung passing natin. Pag kahit nakapatay yung headlight, pwede tayo mag-passing. Tapos ito yung busina natin, no? Itong gray. Kasi ito yung push start. Tingin ko hindi mag-start to kasi mahina na yung battery. Pero try natin. Ayan, mahina yung battery. Ito na yung push start nya. Wala na siyang switch dito, no? Kasi naka ano tayo, domino quick throttle tayo. Yan, mumurahin lang yan. So yun ang yung ano natin, yung video tutorial natin dito para sa Honeywell switch, no? Kung ikakabit nyo siya dito sa TMX Supremo. So kung nakatulong tong video na to, don't forget to like this video and subscribe. Kung di ka pa nakasubscribe, pindutin mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na video tutorial na aking i-upload.